Tulad ng sinabi ko po kanina, yung the story behind, yung story ng Christianity. Meron tayong big picture of Christianity na naishare ko na noon pa, nung una pa. Kung hindi dahil sa ginablo ang buhay ng tao, hindi natin kailangan ng salvation. Kaya kailangan nandun yung awareness natin. Merong Diyos, totoo, pero merong kaawayan Diyos, totoo rin. Kaya yung balanse ng iyong pagkaunawa, napakahalaga para hindi ka mahinder, para hindi mahadlangan. Amen po ba tayo doon? Naranasan niyo na ba na kayo ay mahadlangan? Magkaroon ng delay, yung nagkaroon kayo ng stuckness, na-stuck kayo doon sa sin, na nasadlakan, na-stuck kayo sa yung sariling ugali. Pati ikaw mismo, ayaw mo nang tingnan sarili mo sa ugali. Naano niyo ba yan? Pero there is now, therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Pwede ka, pag ikaw ay nakamali, hindi ko sinasabing pwede o gawin mo yun. Pag ikaw ay nakamali, laging may pag-asang ibinibigay ng Diyos. Laging ang Panginoon, na, huwag kang ma-stuck dyan. Mag-move on ka. Sapagkat in-overcome na ng Diyos ang kasalanan para sa iyo at para sa akin. Sa Kanyang lahat ang kapurihan. Kaya pagharap natin sa Kanya ang awit, to God be the glory for all the things He has done. Sapagkat hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa Kanyang ginawa na tinanggap natin. Yun ang higit na mahalaga. It is not what you can do for God, it is what God have done for you. Kung ano yung Kanyang nagawa na para sa iyo at para sa akin. Yun ang higit na mahalaga na matanggap natin. Ang tawag doon ay humility. Blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Para tayo mapagharian ng Diyos, nangangailangan ito ng humility. Amen po. So ang i-share ko sa inyo, ito pong sa Matthew chapter 10. Okay, Matthew 10. Ito. Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore, be wise as a serpent and harmless as doves. Yun ang doon natin umpisan una. Pero bago niya sinabi yung be wise, therefore be wise as a serpent. Di ba ang serpent, simbolo ng demonyo yun, di ba? Sa garden pa lamang, inaandun na yung serpent. Why would Jesus use the serpent? Bakit niya gagamitin yung serpent when it comes to His teaching para tayo ay makakop up, para tayo ay magtagumpay tayo doon sa calling, sa ministry na meron tayo. Yung desire mo to serve para tayo magtagumpay. Kaya sabi niya, behold, I send you out as sheep. Kayo ay sinusugo ko bilang mga tupa in the midst of wolves, sa gitna ng mga asong gubat. Oh, di lalapain ka nun. Kaya, therefore, be wise as serpents and harmless as doves. So ngayon, titingnan natin dito kung ano tayo, anong dapat nating, anong matututunan natin dito sa lesson ni Jesus. Why would Jesus use the serpents? Hindi niya sabihin sa atin na gayahin niyo ang karakter ng serpents. Gagayain niyo yung kanyang pamamaraan kung paano siya ay pumapasok doon sa ibang territory. Kasi po, ang mga Christians, when you are called, pag tinawag ka ng Diyos, sinugo ka ng Diyos, papasok ka sa ibang territory. Nakukuha niyo ba yan? So, ito po yung mga karakteristik niyan. Ito yung mga ugali ng serpent na titingnan natin. Number one, ang mga serpent, yung mga ahas, hindi mo yan namamalaya na meron. Kung minsan, pag angat mo ng paso, naandun siya sa ilalim. Moves quietly. Tahimik. Hindi marites. hindi madaldal. Tahimik siya. Tapos, siya ang number two ay nag-u-observe. Inoobserbahan niya. At nag-a-adapt siya sa kanyang environment. Nag-iiba pa nga ng kulay yung iba. Yung iba, para siyang dahong tuyo. So, pumapasok. Yung iba, green. Pupunta doon sa mga tabi ng mga dahon. Yung mga dahong palay, kulay green. So, nag-a-adapt siya doon sa environment.
Kung halimbawa, misyonaryo, tapos hindi mo pinag-aralan niyo yung pinupuntahan mo. Katulad namin nila, Brother Venon. Pinag-aaralan namin ang kultura ng mga Kalinga. Yung mga Kalinga, mahilig kumain ng nganga. Tapos yung church natin doon, doon kami natutulog sa floor, pero sila, pag umanganga, ganyan yan. Kaya dyan maraming parang ipot na kulay pula sa sahig. Eh, doon kami natutulog. So, awalisan lang namin yun, lalagyan namin ang karton na galing sa Bellamart, tapos meron kaming tent. No, ganun ang buhay namin doon. Nag-a-adapt ka doon sa culture nila. Tapos unti-unti, tinuturo sa kanila ang templo ni Apo Diyos, hindi dinuduruan. Ang tapo, unti-unti, para ikaw i-bindisyon. Ang bindisyon, blessing eh. Blessing yata sa, ewan ko, sa Ilocano o sa kasalitan. Bindisyon. So para i-bindisyon, nagsasalita ako ng ibang mga lingwahe nila, pasundot-sundot. Nag-a-adapt ako doon sa kanilang pamamaraan. Nag-u-observe ako kung paano yung kanilang lifestyle. Ang misyonaryo, dapat marunong mag-blend in. So, adapt with the environment. No, pangatlo, tinan nyo, be wise as a serpent. Evaluate a new situation. Okay. Mahirap sa tubig. Ang 100 pump, Brother Wes, ang taong pump, makakakuha tayo 1 timba. Tapos pag naligo ka, pagbuhos mo na yung 1 timba, yung kasama rin yung dumuli lalaban ng brief mo. Okay, mag-a-adapt ka eh. Evaluate a new situation. Titingnan mo kung ano yung ma-obserbahan mo dun sa lugar. Ang ahas, ganun yan, nag-aabang. And then, ang pang-apat, checking what opportunities lies. Kung ano yung mga opportunity dun sa lugar. Nakataas ang ulo niyan. Nag-u-observe. Be wise as a serpent. Be harmless as a dove. Panglima, tinan niyo. Very cautious. Baka sila manotice, aatakihin sila. So very cautious ka when you talk. Hindi mo agad sasabihin sa kanila, sirain na ninyo yung mga Diyos-Diyosan ninyo. Bububububug sarado ka doon, makamaputulang ka pa ng leeg. Kasi yung mga Kalinga, violente yung ibang mga tribes. Mag-iingat ka dyan, nagpupunta rin kami sa Ifugao. Marami kami mga pinupuntahan ng araw. Pero tayong mga Christians, maging dito lang sa naik, kailangan tayo ay maging cautious. Kailangan tayo ay makita natin yung pagka inutusan tayo ng Diyos na ganito ang gawin mo, pag-aaralan mo ito, be wise as a serpent. Kasi isinend out tayo ng Panginoon, ang role natin, tingnan natin, umpisa natin ulit, tingnan nyo. I send you out a sheep in the midst of wolves. Sinusugo ko kayo bilang mga tupa sa kalagitnaan ng mga asong gubat. Lalapain ka talaga. Ang tingin sa iyo ay pagkain. Kaya ang tingin sa iyo ay kung ano mapapakinabang. Pag magkakanda ka ng Bible study, dapat may pansit, may makakain sila. Ang tingin sa iyo ay source ng kapakinabangan. Ang church, source ng mga pangangailangan. Ganun ang tingin lagi. Kaya sabi niya, therefore be wise as serpents and harmless as doves. Doon natin naririnig yun. Okay, tuloy natin. Patuloy natin. Nasa ika-anim na ba tayo? Patiently waiting for timing. Hindi siya impatient. Nandun siya, very quietly, nag-u-observe ng opportunity and waiting for timing. So, ibig sabihin dito, ang mga Christians po, pray ng pray. Pagkatapos, pagka ang kanyang ipinag-pray, inilagay na ng Diyos sa harapan niya, hindi niya napapansin na yun na yun. Pero, dapat tayong maging aware, pagka ikaw ay nag-pray, mag-expect ka na sa God's answer sa iyo. Tapos, pag naandyan na sa harapan mo yon, be ready to grab it. Amen po tayo doon? Maging ready ka. Ngayon, pagka ikaw ay nag-delay o ikaw ay nag-postpone, well, you can miss the opportunity, yung target opportunity. Mamimiss mo yon. Nakaganyan ka na yun, nasa harapan mo na. Ayaw mo pang tumuklaw o ayaw mo pang gumawa. Ayaw mo, hindi ka pa maka-acto ng may pananampalataya. Then, you miss the opportunity. And when you act too fast, nagmadali ka naman, nangyari sa akin ito, well, nagkaroon ka na ng failure kasi yung kaaway, nakapag-prepare kung paano sasanggahan.
Wait. Patiently wait. Pagka nandun na, sabi, Lord, ito na ba yun? So, pag nandun ka na sa tamang timing, and you grab yung tamang timing, magiging victorious ka. Be wise as a serpent, but be harmless as doves. O ngayon, sa tingnan natin itong ikahuli, kailangan umakto ka quickly and precisely. Quickly and precisely. Mabilis. Umakto ka ng quickly and precisely. Pero ang purpose talaga ng illustration ng Panginoon ay upang tayo ay makasurvive. Sinend tayo bilang sheep, makasurvive tayo in the midst of wolves. Sa gitna ng asong gubat, hindi ka malapa. Nakukuha niyo ba yan? Sinong gustong malapa? Oh. Di ba? Yung mga disciples ay hiniling eh. Hiniling ni Satanas na kayo ay subukin at pinagkaloob naman sa kanya. Eh kung ikaw ay mahiling, kailangan mo tayo be wise as a serpent but be harmless as doves. Amen! Amen po tayo doon. Ipagpatuloy natin ang ating binabasa. But beware of men. Mag-iingat kayo doon sa mga tao. For they will deliver you up to councils and scourge you in their synagogue. Ibig sabihin na scourge, paparusahan ka sa kanilang mga synagogues. Ikaw ay ipapunish doon. Ikaw ay ahampasin. No? Ano? Meron kang parusang tatanggapin. Kaya mag-iingat ka. So darating yung panahong yon na pag napatunayan ikaw ay Christian, kailangan i-renounce mo ang iyong pagiging Christian o pupugutan ka ng ulo. Buhay ang kapalit. Na ang buhay natin ngayon ay pahirap ng pahirap. Ganito ang sitwasyon sa Amerika. Pag pumunta ka sa mga malalaking malls, sa mga tindahan, wala namang face mask. Meron lang ilan-ilan doon na katulad namin. Pero kami rin, ako rin, ayoko eh, kasi makate. Hindi rin ako nagpe-face mask. Ang COVID talaga, palipas na. Pero lalo na pag pumunta ka sa Japan, ang Japan ay masyadong matindi ang takot nito. Kaya doon, maski ikaw eh, katulad namin, magta-transfer lang kami. Hindi naman kami i-enter ng Japan, pero ang daming mga requirements at maraming itatanong sa iyo. Naghapon nga tuloy ako doon eh. Sabi ko, Jay, makurindi. Alam niyo ba yung makurindi? Maraming bubusisiin sa ano. Pati ba naman visa namin, tatanungin pang ganyan. Eh, hindi naman silang immigration ng Pilipinas. Makurindi. Naghapon tuloy ako ng di oras eh. Napakahirap doon. Kaya, ayan, pagbalik nila, mararanasan nila yan. Hindi madali ang dumaan sa Japan. Sa aeroplano, kahit tulog ka, kailangan naka-face mask ka. Doon sa aeroplano nila. Kaya, tinan nyo. But beware of men, for they will deliver you up to councils and scourge you in their synagogues. You will be brought before governors. Yaharap ka. Isasalang ka and kings for my sake as a testimony to them and to the Gentiles. Ganun ang mangyayari po. But when they deliver you up, do not worry about how or what you should speak. Huwag kang mag-alala kung ano yung sasabihin mo. Bakit ganon? Sabi nito, for it will be given to you in that hour what you should speak. For it is not you who speak. Sasabihin mo nga, hindi ako magsasalita. It is not you who speak. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father who speaks in you. Mula sa puso mo, siya ang mangungusap. So tayo, sabi ng Panginoong Jesucristo, go therefore and make disciples of all the nations. Humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa, bautismo ninyo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo at tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo
hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo papabayaan. Sabi niya, I will never forsake you, I am with you till the end of the age. Kasama natin ang Diyos. Alam niyo yung kanta na yun? Okay. Pagka alam mo talaga yung tunay, pag inaawit mo yun, kiniklaim mo ay yung promises ng God. Kasama ko ang Diyos, di ako matatakot, di ako malulungkot. Kasama ko ang Diyos, dumaan man ako sa ilog, di ako masusunog. Dumaan man ako, di ako malulunod. Kasama ko ang Diyos. Nandun lagi yung promises ng God sa iyong puso. Ang salvation, bunga ng pangako. Pinangako ng Diyos sa atin yon. Ang katagumpayan para ka magmubon, ipinangako ng Diyos sa atin yon. Equip tayo. Ang pagsiserve, empowered tayo. I give you the authority to trample on serpents and scorpions and all the powers of the enemy. Pangako ng Diyos. Kaya pag hindi ka nagbabasa ng Bible, isang Kristiyano hindi nagbabasa ng Bible at hindi nagpipray, mahina at hindi niya magampanan. At sa huling araw, nais ng Panginoon, humayo tayo at ipangaral natin ang Ebanghelyo. Go therefore make disciples of all the nations. Tapos ang bautismo, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teaching them. O bakit ka makakapag-teach? Sapagkat sa John 14:26, when the Helper, when the Holy Spirit, the Helper comes, nasa atin na, sabi niya, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. All things. Teach all things, bring to your remembrance all things. Equip ang Christian. Equip po kayo. Equip tayong lahat sa kanyang lahat ng kapurihan. Di ba? Equip. Ako'y aalis na, pumunta na ako sa Ama, bahala na kayo, ha? Huwag niyong magtitingin na, magbabait, ha? Huwag kayong mag-aaway, oh. Okay, babait kayo, lilinisin niyo ang bahay, Hindi eh. In-equip, in-empowered. Iniwanan tayo ng mga promises na pwede nating mapanghawakan. But the problem lies in us. Kung paano natin ito pangatawanan. Amen po. Eh, biro mo, hindi ko akalain yung kararating lamang, ha? Pagdating namin, meron kagad Bible study. Hindi ko akalain yung bang malulalula ka pa. Yung pang nagdi-disorient ka. Katulad nung unang dating ko rito, disoriented ako. Yung kwarto, para pagising ko, nasaan ba akong kwarto? Naninibago ka. Pero alam niyo mga minamahal ng Panginoon, magagampanan natin ang pinagagawa ng Panginoon sa atin sapagkat inilagay na niya sa atin bago pa niya iniutos. Sabi mo sa katabi mo, weron ka na. Weron. Oo, di ba? You got it. Eh, wala nang reason para hindi. Makakapag-anyaya ka, makakapag-share ka, at hindi ikaw ang magsasalita, kundi ang Diyos na nasa iyo, ang Ama na nasa iyo, siya ang magsasalita. Siya ang magsasalita ng kailangan nating sabihin. Amen po. Kaya wala na tayong reason, wala na tayong pwede pang maikatwiran na hindi natin magagampanan ang pinagagawa ng Lord sa atin, mga minamahal ng Panginoon. For it is not you who speak, but the Spirit of your Father who speaks in you. So doon tayo. Kaya hindi ka mangingimi. Hindi ka mag-e-effort. Totoo yan. Kasi kung ano yung nasa heart mo, yun lang sasabihin mo. Kaya kailangan magsimula po tayo dito talaga. Nagbabasa ng Bible, nag-memorize ng yung lagi kong mga verses na ikinokote, isulat ninyo sa tulong at biyaya ng Panginoon. Pag ikaw ay nagsasalita na, automatic lumalabas sa iyo. Parang inaalkansya mo. And then it comes out naturally. Hindi na kailangan po yung bawat sasabihin mo, babasahin mo. Kaya ito po ang isang bagay na dapat tayo ay magkaisa. Ito ang goal ng salvation. Galatians chapter 4, verse 4 to 7.
Tingnan muna natin yung figure. Yung nasa yung spirit. Okay? Spirit, ang kabuuan ng tao, spirit, soul, and body. Okay. Kasi alam ko, marami sa inyo gustong-gusto nang mag-share. Kaya alam bang parang kailangan pang memorize ng Bible, kailangan pang ganito, kailangan laksan ko pa ang loob, kailangan kang mag-isang boteng beer muna para makapag-share. Ay, tinan nyo, yung nilikha tayo ng Diyos, yan ang kabuuan natin. Sa 1 Thessalonians 5.23, may the God of peace sanctify you completely and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Ang ating whole spirit, soul, and body, yun po. And because of sin, di ba nakasala, the fall of man, ayun, naging empty. Yung empty na yun. Wala. So, pagkapanganak ng tao, kahit na ano ibigay mo, parang walang ano, parehong laruan, magkaiba lang ang kulay. Oh, mag-aaway pa yung magkapatid. Gusto ko yellow. Hindi, gusto ko yung pula. Pero parehong-pareho lang yun, iba lang ang kulay. O binigay mo, ganyan. Pero gusto ko rin yung isa, gusto ko yung pareho. Walang satisfaction. Kasi merong emptiness, kaya maliit pa. Nakikita na natin yung emptiness na yon, nagmamanifest yung emptiness. Nakaranas na ba kayo na magkaroon ng emptiness? Yung parang bakit ba ganito ang buhay ko? Parang lagi may kulang, parang hindi ako masaya, hindi ako fruitful, hindi ako fulfilled. Kahit anong gawin mo, hanggat hindi yung kalooban ng Diyos ang suma sa iyo, lagi may kulang, hindi ka satisfied. Nagigits yung mga sinasabi ko, tuwing kakain ka, nagugutong pa uli. Tuwing iinom ka, mauuha ka uli. Tuwing makikipag-sex ka, gusto mo uli. Hello, nandiyo ba tayo? Spirit, soul, body. Ngayon, empty. So, we try to put in substitute. Tao o bagay ang pinuput in. Tao o bagay. Sabi niyo yung word na yan. Ah, hindi na ako magmimintis doon. Ang inilalagay mo doon sa emptiness, tao o bagay. Okay? Gets yung ba ako doon? So, hanapan mo siya. Pero, ang totoo nun, walang pwedeng makapuno. Kundi, yung parabang yung laruan ng bata na merong bilog, merong triangle, merong square. Pag hindi yung tama, hindi mag-fit. Walang mag-fit dun sa emptiness na yun, kundi ang Holy Spirit. Pag tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior of our lives, ang sin issue natin, tinake care of ni Jesus. Kanya nang pinagtagumpayan ang kasalanan. Pinaging karapat-dapat na tayo sa Holy Spirit pag tinanggap natin siya. Kasi inako na niya, pinagbayaran na niya. So pag pinagbayaran niya, so ang Holy Spirit, pwede na. Okay, karapat-dapat na, pwede na. Pinaging karapat-dapat na tayo. Amen ba tayo doon? So pag tinanggap mo si Jesus, eto, may ang cross. Okay. Pag tinanggap mo si Jesus, ang Holy Spirit na pabalik. Yan ang plano. Yan ang salvation. Yan ang kailangan natin gawin. That is the purpose of salvation para ang Holy Spirit nasa atin. Paano yon? Pagka tinanggap natin si Jesus, eto na yon, John 14:26. Pagdating ng banal na Espiritu, patnubay na susuguin ang Ama sa aking pangalan, sabi niya, tuturuan niya, siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay, siya magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Isa pa, sabay-sabay, ready? Okay, ready, malakas, okay. Ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Hindi ka talaga mapapakali hanggat hindi mo ginagawa. Amen po. Kaya ang buhay ng tao magiging fruitful, fulfilled lamang pag ang Holy Spirit napabalik sa iyo. Amen po tayo doon. Oh, ito ang purpose ng salvation, Galatians 4, verse 4 to 7. Ito ang purpose. Ang purpose para ibalik sa atin ang Holy Spirit na napahiwalay. Nagsishare ka pa lamang, yun ang iyong goal, matanggap si Jesus. Bakit kailangan matanggap si Jesus? Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan para maalis yung mga kasalanan na hadlang. Pag naalis na siya, karapat dapat ang Holy Spirit mananahan. Ngunit nang dumating ang takdang panahon,
Sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Anong purpose? Ulit. Hindi niya masyado akong, nasanay kasi kayo, yung nakikinig na basta nalalampasan eh. Pakinggan niyo mabuti ito, tinan niyo. Ready, okay. Ngunit ng, okay, ready, okay, go. Okay, sinugo niya at nasa panahon ng kautusan. Pero naghintay ng takdang panahon. When the fullness of the time, nung dumating ang fullness ng panahon, sinugo niya ang kanyang anak. At yon sa panahon ng kautusan, sa ilalim ng kautusan, fullness of time have come, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng babae, at namuhay sa ilalim ng kautusan upang, tinan niyo purpose, upang, isa pa, upang, isa pa, upang. Mas malakas, upang. Palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo mabibilang ng mga anak ng Diyos. Palayain saan? Sa sumpa ng kasalanan, sa penalty ng kasalanan, sa kaparusahan ng kasalanan, sa kamalasan ng kasalanan. Yung salinlahi ng kasalanan, pinalaya tayo sa kasalanan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo mabibilang ng mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang, ito na naman, upang, sabi niyo, upang, sa pa, upang ipakilalang kay mga anak ng Diyos, pinagkalooban tayo ng Espiritu ng kanyang anak upang tayo makatawag sa kanya, Ama, Ama ko! Ama, Ama ko, yun ang purpose ng salvation. Ang Holy Spirit may balik sa atin, magsisimula ang pagtuturo, magsisimula ang pagpapaalala, conviction, and then malaya na tayong makakapag-serve kay Lord. Kaya hindi ka na alipin kundi anak, at sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ay sa kalooban ng Diyos. Ama, Ama ko, tagapagmana ka. Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, loobin mo po. Mangyayari. Amen po. Okay. So, anong purpose ng salvation? Malakas. Anong purpose ng salvation? Mapabalik ang Holy Spirit sa atin at makasama natin magpakailanman. Amen. Woo! Yes! Huwag mag-aatubili. Ang Ama na nasa atin, siya ang mangungusap. Kaya ngayon, nangungusap sa akin. Siya mangungusap din sa inyo. Makapag-share kayo, siya mangungusap sa inyong mga mahal sa buhay para ma-share ninyo ang salvation. Hindi mo kailangan maging perfect para maligtas. Doon sa panahon na ikaw ay makasalanan pa, sabi rin sa Roma chapter 5, verse 8. Okay, tinan nyo. Hindi naghihintay na ikaw ay maging perfect. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ulit. Okay, 1, 2, 3, okay, go. Nang mamatay si Kristo para sa atin, kailan? Nung tayo hindi pa kaibig-ibig, nung tayo makasalanan pa, ready na ng God na pag tinanggap mo lamang siya, apakabuti ng Panginoon. Hugasan tayo ng kanyang dugo. Dininisin tayo ng kanyang dugo. Magiging karapat. Dapat tayo sa plano ng Diyos. Sabi nga sa John 1:12, lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Walang religious affiliation. Kahit hindi ka maging member ng HDBC, it doesn't matter. Basta tanggapin mo ang tagapaglitas at wala nang iba sa silong ng langit na ibinigay na pangalan ang Diyos maliban sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sa ikaliligtas ng tao. Wala nang ibang name. Wala nang ibang name. Pangalan lang ni Hesukristo. Napakabuti ng Lord. Amen. Praise God. Kaya tanggapin ninyo ang mga pagpapalang ito ng Panginoon, kalakasan mula sa Kanya. And now may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. Oh, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen and amen.
Pag-ingatan po tayo ng Panginoon sa buong maghapon na ito at sa lahat ng sandali. Amen.